Huling namataan sa katubigan ng Zambales ang bagyong Karding. Kaugnay po niyan, humingi tayo ng update mula sa Mayor ng Masinlog, Zambales. Magandang morning po sa inyo, Mayor Arsenia Lim. Kumusta ho ngayon ang sitwasyon ngayon dyan sa inyo? Good morning po. Medyo kumalma na po dito sa aming bayan of this moment. Mayor Lim, pakwento naman po sa amin muna anong kasagsagan po ng bagyong Karding. Ano pong naranasan po na inyong mga kababayan dyan? Sobrang lakas po ng hangin. Buti na lang at hindi sinabayan na masyadong malakas na ulan tulad ng dati. At ginawa po namin nagkaroon ng forced evacuation sa mga tabing dagat, yung mga nakatira sa tabing dagat. At yung barangay in Hobol, barangay at poblasyon, mga ilang pamilya, ang nilagay na po namin sa evacuation center namin. Opo. Sa ngayon ba, Mayor, ay mananatili pa sa evacuation center yung mga kababayan po ninyong yan o pwede nang mag-uwian? Medyo gumaganda na panahon. Ibabalik na po sila sa kanilang mga bahay para po. Maganda na po yung panahon. At ngayon, inatasan natin yung mga utilities at sa RMDRMO na tingnan yung posibleng mga natumbang mga puno na natamaan mga kable ng kuryente para sa clearing process na makayon gagawin natin ngayong oras. Opo. Mayor, wala ho namang naitalang casualty or mga nasugatan dyan sa kasagsagan ng bagyo? Salamat naman sa Diyos at wala naman, sir. Wala po. Opo. Ay, kumusta ho ang supply ng kuryente dyan sa inyong bayan? May mga barangay pong tinamaan na nabagsakan po yung nabagsakan ng puno, yung mga kable ng kuryente. At sa ngayon po, inaayos na. Opo. Meron ho bang binanggit ang nagsusupply ng kuryente dyan sa inyo kung gaano kabilis maibabalik ang supply ng kuryente? Ngayon po, masipag sila. Lahat naman po gumagalaw. Nagtutulungan ng LGU at saka ang mga panatid sa Meko natin. Opo. Kumusta hong resources po ninyo sa pagbibigay ng relief assistance sa inyo mga kababayang binagyo? Ang bayan ng Masinlog ay lagi pong handa pagdating po sa bagay na yan. Opo. Opo. Meron pa ho kayong pondo? Kung halimbawang may mga susunod pa hong kalamidad na wag naman sana? Hindi po talaga pong laging may kami pagdating po sa bayan ng Masinlog. Nakahanda po yan lagi, lalo sa panahon ng kalamidad at ulan. Opo. Mayor, kumusta ho bang COVID situation dyan sa inyo? Dahil sa pagkahugan nitong may bagyo, medyo mas mahirap po lalong i-handle ang COVID situation pagka naglilikas na inyong mga kababayan. Paano bang diskarte po ninyo dyan sa Masinlog? Okay naman po rito sa bayan namin, mayroon kami na isolation center dito na kung sakaling mayroong kaunting bilangan na sa mga kababayan natin, ina-antigen natin agad para ma-detect kung sila po ba ay positive COVID. Opo, paano ho ninyong na paghihiwalay pa? Pamilya ho ba o paano po ang bilang ng mga evacuee sa bawat classroom? Sa bawat classroom po ay limitado lang po. Limitado lang po. Kasi ang natamaan na barangay pagdating dito sa bagyo po ay tatlong barangays lang po. Kaya marami po kaming classrooms ng bawat barangay at bawat isang pamilya, kung malaking pamilya mo, lima anak mo, limang membro ng pamilya, siguro sa bawat classroom po ay isang pamilya kung kaya naman, kung kukunti naman yung family na natamaan. Opo. Sa tingin ninyo, Mayor, kakayanin ang magbalik ng eskwela bukas? Agad-agad? I-check po natin sa situation ng lugar kasi may clearing operation po ngayon araw. Opo. Wala ho namang nasarang mga kalsada or isolated na barangay dyan sa Masinlog? Wala naman, sir. Alright. Except yung isang bahan na puno, litinisi na po ngayon, inaayos na po.